Mga balitang umaatikabo mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Impormasyong nakakaapekto sa buhay ng mga Pinoy sa ibayong dagat. UNTV News Worldwide. Balitang mahalaga at kailangan mong malaman sa labas ng bansa. UNTV News Worldwide. Sama-sama tayong makibalita sa mga pangyayari sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ito ang UNTV News Worldwide. Yes! Hello, hello, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa inyo, kamusta kayo? Beverly at Marie at ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 2 minuto makalipas ang 4:00 ng madaling araw. Good morning kuya at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas! Salamat sa Diyos sa araw na ito. Magandang araw sa inyo, Noel and Marie, at magandang gabi naman dito sa Western Hemisphere. Yes, yes, yes. Hello, hello, Noel and Bevs. Ngayon ay araw ng Lunes, September 26, 2022. Mula sa Toronto, Canada, ako si Noel Poliarco. Mula sa San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. At mula sa Texas, USA, ako naman, si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, UNTV News Worldwide, sa ating Global Headlines. Recovery sa mga sinalanta ng Typhoon Fiona sa Eastern Canada, sinimulan na. Paglulunsad ng Artemis 1 moon rocket, ipinagpaliban ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. US spy satellite inilunsad na sa orbit mula sa California. North Korea muling nagpaputok ng ballistic missile. Paggamit ng ArriveCan app ng Canada, pag magiging optional na. At milyong doses ng Novavax sa Australia malapit nang ma-expire. Una sa ating mga umaatikabong balita. Plano ng pamahalaang panlalawigan na ilipat o ibenta ang karamihan sa mga abot-kayang pabahay na pag-aari na pinamamahalaan ng Alberta Social Housing Corporation sa susunod na dekada. Mula sa Edmonton, Canada, may umaatikabong balita si JP De Leon live. Hello, JP. Ano ba ang detalye sa plano ng Alberta government kaugnay ng social housing properties nito? Noel, inihayag ng Seniors and Housing Ministry ng Alberta government dito sa Canada ang Affordable Housing Management Framework. Isang korporasyon ng Crown ang Alberta Social Housing Corporation na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng 3,000 ari-arian. Yan ay humigit kumulang sa 27,000 ng mga units. Alinsunod sa balangkas, bawat taon sa loob ng 10 taon, magbebenta ang pamahalaan ng humigit kumulang sa 20 na mga ari-arian na bakante o hindi naaangkop para sa abot-kayang pabahay. Yan ay upang makabuo ng kita na gagamitin sa pagsasaayos, pagpapalawak o muling pagpapaunlad ng iba pang mga abot-kayang pabahay. Sabi ng lalawigan, magpapalawak ang estratehiya at balangkas na ito ng abot-kayang pabahay sa Alberta at lilikha ng 13,000 bagong mga unit para sa 2032. Iginiit naman ni Seniors and Housing Minister na si Josephine Pon na hindi isinasapribado ng gobyerno ang pabahay. Ngunit sa halip ay nakikipagtulungan ito sa ibang mga organisasyon. Balik sa iyo, Noel. Yes, JP, ano-ano ba ang mga maaaring magawa sa ibang mga properties na ito? Yes, Noel, ang mga properties na ito ay ililipat sa mga housing operators kagaya na lamang ng mga municipalities
non-profit groups o private companies kung saan maaaring magamit at ma-develop ang mga properties na ito into mixed sources of income. Noel? Oo, kailangan din talaga ngayon na JP, ano, dahil marami rin tayong marami sa mga mamamayan din dito sa Canada sa kabuuan ang hindi na rin maka-afford talaga rin ng mga housing, ano, napakataas ng housing cost dito, lalo dito sa lugar namin sa Toronto. Kaya sige, mag-antabay din kami ng iba pang update dyan sa lugar ninyo. Salamat JP De Leon mula sa Edmonton, Canada, kung saan noong April 2021 mahigit 110,000 na Albertans na mababa ang kit ang nakatira sa abot-kayang pabahay at mahigit sa 24,000 ang nasa waitlist. Sinimulan na ang recovery efforts sa mga sinalanta ng bagyong Fiona sa Eastern Canada. Kinansela na ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang planong pagbiyahe sa Japan upang tugunan ang epekto ng kalamidad. Mula sa Montreal, Canada, may umaatikabong balita si Ana Torreja. Live! Magandang araw, Ana. Gaano ba kalaki ang epekto ng Storm Fiona sa Eastern Canada? Oo, Beverly. Bagsak ang power lines at ilang bahay na inanod sa dagat bunsod ng pananalasa ng bagyong Fiona sa coastline ng Canada. Isang babae ang nawawala matapos maanod sa dagat sa Newfoundland. Mula sa pagiging hurricane, downgraded sa isang tropical storm si Fiona noong Biyernes. Bihira lamang ang ganitong weather event sa Canada at ayon sa Canadian Police, hindi pa naranasan ang ganitong bagyo sa bansa. Ipinadala na ang military aid sa Nova Scotia upang tumulong sa clean-up operation. Samantala, matinding buhos ng ulan ang naranasan sa mga bahagi ng limang probinsya at bugso ng hangin aabot sa 160 km per hour. Nakaranas ng malawakang pagbaha sa mga lugar na ito at daang-daang libo mga residente ang nawala ng supply ng kuryente. Beverly? Yes, Ana. May mga kababayan ba tayong naapektuhan ng bagyong Fiona? Tsaka kamusta naman yung kalagayan nila? At ano naman ba yung hakbang ng pamahalaan upang tulungan ang mga nasalanta ng bagyo? Oh, Beverly, may ilan tayong mga kababayan na naapektuhan din ng bagyo, pero awa ng Diyos ay ligtas naman sila at maayos ang kanilang lagay. Samantala, still in effect pa rin ang state of local emergencies sa ilang mga municipalities dahil marami pa din ang apektado ng power outages. At marami pa rin, Beverly, ang mga structural damages at road closures na kailangang isaayos. Samantala, ayon sa mga local officials, na patuloy ang pag-a-assess ng damages na dulot ng bagyo, pero patuloy naman ang isinasagawang hakbang para masuportahan ang mga apektadong residente dito. Samantala, patuloy din ang financial aid at military support mula sa federal government. Beverly? Okay, keep us updated at maraming salamat, Ana Torreja, mula sa Montreal, Canada. Oo, samahan nawa ang mga taga-Eastern Canada, talagang hurricane season. Ipinagpalibang muli ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang paglulunsad ng Artemis 1 moon rocket. Ito ay dahil sa banta pa rin ng tropical storm na si Ian. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Na naman matutuloy ang launch attempt ng NASA sa bagong moon rocket ito dahil sa banta ng isang tropical storm sa Florida, USA. Pinangangambahang magiging isang major hurricane ang weather system araw ng Lunes at mananalasa sa Gulf Coast ng Florida sa araw ng Huwebes. At dahil sa forecast uncertainties, minabuti na ng NASA na ipagpalibang muli ang launch attempt at maghanda upang maibalik sa hangar ang 322-foot rocket. Tatlong beses nang naantala ang nakatatlang paglulunsad ng NASA sa Artemis 1 moon rocket dahil sa technical issues at kalagayan ng panahon. Isang lunar orbiting test flight ito na may mannequins, subalit walang astronauts ang moon rocket. Follow-up ito sa Apollo moon landing program ng NASA halos kalahating siglo na ang nakaraan. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inilunsad na sa orbit ang US spy satellite mula sa California, layo ng classified satellite na suportahan ang national security mission at makapagbigay ng intelligence data sa senior policymakers ng Estados Unidos. Mula sa Maine, USA, may umaatikabong balita si Leia Salar live. Leia, ano ang detalye sa inilunsad na US spy satellite? Noel, inilunsad na sa orbit sa pamamagitan ng isang United Launch Alliance Delta IV Heavy Rocket ang isang classified satellite para sa US National Reconnaissance Office araw ng Sabado. Lumipad ang Enroll 91 spy satellite mula sa Vandenberg Space Force Base sa Santa Barbara County sa California. Huling launch ito ng isang Delta IV mula sa West Coast at may planong maglunsad pa ng karagdagan mula sa Florida. Noong December 2004 nang huling maglunsad ng Delta IV Heavy Configuration. Ang National Reconnaissance Office ang ahensya ng pamahalaang responsable sa pag-develop, paglikha, paglulunsad at pagmamantena ng US spy satellite. Layo nitong makapagbigay ng intelligence data sa policymakers, intelligence community at Defense Department ng Amerika. Balik sa iyo, Noel. Oh, Leia, ilan na bang sa spy satellite ang ipinalipad ng Amerika? Noel, ito na ang 387th flight ng Delta Rocket since 1960. Pero ayon sa Union of Concerned Scientists sa US na nagmo-monitor ng satellite activity, nasa 49 NRO satellites ang nasa public list. Pero tinataya ang bilang na nasa 154 military satellites o mas mahigit pa. Noel? Ang dami na pala, Leia, no? At sige, maraming salamat, Leia Salar, mula sa Maine, USA, na 75.77% ng populasyon ay fully vaccinated na. Nangako ang Russian authorities na itatama nito ang mga pagkakamali sa trip call-up para sa Ukraine. Kasunod ito ng pagpapatawag ng ilang matatanda at may sakit upang mag-report para sa military duty. Mismong si Russian President Vladimir Putin ang nag-anunsyo ng isang partial mobilization noong nakalipas na Biyernes. Ani niya, tanging mga mamamayan lamang na may kakayahan at military experience ang ipatatawag para dumagdag sa Russian forces sa Ukraine. Muli namang nagpaputok ang North Korea ng short-range ballistic missile sa Eastern Seas ng bansa. Panibagong hakbang na makapagpapaigting na naman ng tensyon sa gitna ng pagbisita ng isang US air carrier sa South Korea para sa joint military exercises. Tumitindi ang nuclear threat ng North Korea. Kinundi na naman ng South Korean military ang paglulunsad ng North Korea ng ballistic missile bilang paglabag sa United Nations Security Council resolutions. Balik tayo dito sa Canada. Magiging optional na ang paggamit ng ArriveCan app ng Canada. Bunsod ito ng napipintong tuluyang pagtatanggal ng pandemic border measures sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Sheila Reyes live. Sheila, kailan magiging epektibo itong pagiging optional ng paggamit ng ArriveCan app dito sa Canada? Well, pinirmahan na ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang desisyon na gawing optional ang paggamit ng ArriveCan kasama na ang paglift sa pandemic border measures ayon sa ulat. Inilunsad noong 2020 ang ArriveCan upang maging screening tool at masiguro na ang mga papasok sa borders ng Canada ay sumusunod sa border restrictions. Naging kontrobersyal ang app nang maglumag na at naging halos gaya na ng pre-pandemic levels ang mga bumabiyahe. Ayon sa mayors at businessmen ng mga komunidad, nakakapag-discourage ito sa mga biyahero galing sa Amerika na tumawid papuntang Canada. Nagkaroon din ng ilang glitches ang app. Ayon sa gobyerno, nasa 10,200 ang naapekto ng error ng app nung i-require nito na mag-quarantine ang mga di naman kailangan mag-quarantine. Sa kabuuan, nagkakahalaga ang app ng $17 million. Higit sa 12 million dito ay ginamit sa pag-develop ng app at less than 5 million naman ang ginamit sa maintenance at update dito. Noel? Oh, Sheila, ano naman ang sinasabi ng mga travelers patungkol dito sa posible ano na pagiging optional ng paggamit ng ArriveCan na app?
Noel, may mga nagsasabi na matutuwa sila kundi na i-require ang app, lalo na sa mga hindi masyadong techie na nahihirapang gumamit nito. May mga nagsasabi naman na straightforward naman itong app gamitin, ngunit di na rin nila gagamitin ito kung gagawin itong optional para na rin ma-reduce ang kanilang digital footprint dahil ka inilalagay dito ang kanilang personal information. Noel? Oh, dagdag ko lang, nabanggit mo na pinirmahan na no, ni Prime Minister Justin Trudeau na itong paggagawa nga ng pagiging optional ng paggamit ng ArriveCan app. Pero kailan na tinitingnan nilang eksaktong date kung kailan ito ipatutupad? Wala pa tayong update, Noel, kung kailan ito eksaktong ipatutupad. Pero bibigyan natin ng update ang mga Canadians kung kailan ito. Sige, marami rin nag-aabang kasi dahil nga malaking hassle din sa iba, no? Lalo na binabanggit mo nga na hindi masyadong mga techie na mga dumarating dito sa Canada. Sige, maraming salamat. Mag-aabang din kami, Sheila Reyes mula sa Canada, kung saan 6 na beses na mas madalas bumiyahe ang mga residente noong Hulyo kumpara sa kaparehong buwan noong 2021. Nalalapit na ang expiry date ng nasa 13 million doses ng bakuna sa Australia. 51 million doses ng Novavax ang binili ng Australia bilang karagdagang bakuna sa COVID-19 vaccine rollout program nito. 13.3 million dito ang dumating na sa bansa, subalit mahigit 200,000 shots pa lamang ang nai-administer, kaya pinangangambahang ma-expire na ang milyong-milyong doses nito. Inirekomenda ang Novavax vaccine na tanging protein-based COVID-19 vaccine na aprobado sa Australia bilang primary doses sa mga edad 12 pataas. Gayunman, subalit ipinapayo lamang ito bilang booster shot sa 18-year-olds pataas na nakararanas ng adverse effects sa mRNA vaccines. Kaya hinihiling ni Novavax Chief Medical Officer Philip Dabowski at Chief Business Officer John Trizino na muling pag-aralan ang pasya ng Australian Technical Advisory Group on Immunization or ATAGI. Ito ay upang gawin lamang option ang bakuna bilang booster shot, lalo na at ginagamit na ito sa mahigit 40 bansa sa buong mundo. Kasalukuyang preferred sa Australia bilang booster shots contra COVID-19 ang mRNA vaccines ng Pfizer at Moderna. Samantala, ipinag-utos na ni Federal Health and Aged Care Minister Mark Butler ang isang snap inquiry sa COVID-19 vaccine supply deals na pinasok ng nakaraang administrasyon. Tungkol pa rin sa balitang vaccine, sisirain na ang 10.3 million doses ng Moderna COVID-19 vaccine sa Switzerland matapos mag-expire ngayong Linggo. Ayon sa Health Ministry, wala itong choice kundi itapon na ang mga bakuna dahil na-expire na nga ang mga ito noong Miyerkules. 2.5 million doses sa mga ito ang naka-imbak sa isang Swiss Army Logistics Base at 7.8 million naman ang nasa isang external storage depot sa Belgium. Nagkakahalaga ang milyong bakuna ng 280 million Swiss francs o 16.74 billion pesos. Sayang ang napakalaking halaga na yon. At puntahan naman natin ang Vietnam. Host ang Ho Chi Minh City sa sinasagawang International Exhibition of Food and Beverages na gaganapin sa susunod na buwan mula October 19 to 22. Ang HCMC Food Dex 2022 ang nangungunang food and beverages trade show ng Vietnam. Mula sa Vietnam ay umatikabong balita si Lynette Bahe live. Hello Lynette, ano ba ang maaaring asahan ng local at international exhibitors dito sa gaganaping Food Expo dyan sa Ho Chi Minh City, Vietnam? Magandang araw, Noel. Magbibigay ng mga bagong oportunidad ang Ho Chi Minh City Food Expo 2022 para sa mga mamimili, suppliers, exhibitors at consumers sa buong mundo ayon kay Chan Phu Lu, Deputy Director ng Ho Chi Minh City Investment and Trade Promotion Center o ITPC. Batay naman kay Lee Kim Chi, Chairwoman of the Ho Chi Minh City Food and Foodstuff Association, may malaking pakinabang ang mga negosyong Vietnamese food and beverages upang mapaunlad ang domestic at i-export sa mga pangunahing merkado sa mundo.
Nag-export ang Vietnam ng agricultural and aquatic products at processed foods sa higit 190 mga bansa at teritoryo kung saan ang US, China, Japan, South Korea ang pangunahing kasosyo sa kalakalan. Gayunpaman, ilan sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ngayon ng Vietnamese exporters ay pandemya at ang matagal na labanan ng Russia-Ukraine na nagpapataas ng gastos sa mga materyales sa produksyon at logistics. Balik sa'yo, Noel. Oo, Lynette, ano, masarap din pumunta sa mga ganyan, ano, food expo. Lalo na siyempre kung mga mahilig sa mga pagkain. Ayan, sari-saring pagkain ang makikita dyan. Pero ano-ano ba, Lynette, yung mga nakatakdang aktibidad na inihahanda nila para dyan sa food expo? May mga seminar at workshops din ba? Oo, Noel, sa expo magkakaroon ng on-site na pagtatanghal ng pagpoproseso at paggawa ng mga espesyal na pagkain at inumin mula sa mga Vietnamese at international businesses. May kasama ring seminar tungkol sa opportunities and challenges na nagtutulak sa food and beverages landscape sa Vietnam at sa mundo. Bukod pa dyan, Noel, magkakaroon din ng symposium na tinatawag na Development Trends of the Food Industry at isang training workshop naman sa Standards of Food for Export to Potential Market. Noel? Alright, maraming salamat, Lynette Bahe mula sa Vietnam, kung saan ang Ho Chi Minh ang may pinakamalaking bilang ng food and beverages companies na mayroong most modern facilities. Magkakaroon ng town hall meeting para sa overseas Filipino workers sa Frankfurt, Germany, ang Philippine Overseas Labor Office katuwang ang Philippine Embassy sa Berlin. Samantalang magbibigay naman ng one-on-one meetings sa Filipino community sa Isle of Man kaugnay ng pagsisimula ng negosyo o pag-import ng produkto mula sa Pilipinas. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inaanyayan sa isang town hall meeting ang ating mga kababayan sa Frankfurt, Germany upang malaman kung paano ma-access ang Digital Overseas Employment Certificates or OECS para sa ating mga Overseas Filipino Workers or OFWs. Gaganapin ito ng face-to-face October 7, 2022 mula alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Sa mga nais tumalo, maaari kayo mag-register sa tinyurl.com/35HJVHFV. Magkakaroon naman ng one-on-one meeting sa Isle of Man para sa mga kababayan nating kinakailangan ng payo o gabay sa pagtatayo ng sariling negosyo o pag-import ng produkto mula sa Pilipinas. Gaganapin ito sa October 1, 2022 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa mga interesadong dumalo, mag-email lamang sa london@dti.gov.ph. Isang Philippine Consular Outreach Mission naman ang isasagawa sa Marseille, France mula October 30 to 31, 2022, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Notarial services, dual citizenship, civil registry at claiming ng passport sa mga serbisyong ipagkakaloob. Sa mga nangangailangan ng nasabing serbisyo, mag-register lamang sa pamamagitan ng finfrance.timetap.com. Pinapaalala naman ng Philippine Embassy sa France na walang passport renewal services sa consular mission na ito. Magkakaroon din ng consular outreach mission sa Jeju, South Korea sa October 28 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at sa October 29 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob para sa ating mga kababayan ay ang passport application at renewal, civil registration, notarial services, travel documents, NBI clearances, embassy IDs at iba pang certifications. Kasama rin ang mga representative mula Polo Owa at Pag-ibig upang magbigay serbisyo patungkol sa labor at welfare assistance. Para sa kumpletong detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/phinkorea. Samantala, naglabas naman ng anunsyo ang Philippine Embassy sa Oman na sarado ang kanilang tanggapan sa October 9, 2022 dahil sa pagdiriwang ng Maulid ng Sultanate of Oman. Kung may mga concerns or nangangailangan ng assistance, maaaring makita ang numerong dapat tawagan sa official Facebook page ng embahada sa facebook.com/phlinoman. At yan muna ang latest, mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, napakalimis ng oras.
Oo. Go ahead, Mani. Go ahead, Bebs. Nakayaan pa tayo. Pero ito na, totoo, mabilis ang oras, Mari. Ito na ang di natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumate? Pwedeng pwede! Narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Greetings po mula sa Dubai, United Arab Emirates. Binabati ko po ang aking mommy at daddy na nasa Canada. Always keep warm po. And sa kapatid ko pong bunsong kapatid na nasa US, Texas. Ingatan na waka palagi dyan. Always do good and do your best. And sa kapatid ko pong isa na nasa Pinas po, nag-aaral ng kolehiyo. Ingatan na waka ng Diyos dyan. Samahan ka na waka sa inyong paglilingkod. And don't forget na pag nahirapan ka, manalangin lang. Nandyan lagi ang Diyos, hindi ko pababayaan. And I hope to see my tita, si Lola, mga tito ko, loobin po ng Diyos dyan sa Pinas. Since I haven't been there since I was 7 years old and I'm already 23. Loobin po sana ng Diyos, kita-kita po tayo. I miss you all so much. Yun, dahil nabanggit niya ang 23, happy 23rd Sabbath anniversary kay Sis Marie Peñaranda. Yan ang ating kasama. Naman na ako ah, Bebs. At hello, shoutout din po. Shoutout din kay Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Rosario, kay Nanay Peorendain, kay Madel and Abong Garcia. Ganun din kay Bebot and Hernan Galicia, kay Aileen and Jess Torres, kay Grazil Lumabong. At sa mga masusugid nating mga taga-subaybay, ilan sa kanila dyan, si Vivian Moneda, si Ereneo Chamiso, Daniel Valdez, Elena Yang, Jade Repolona, at si Debbie and Ray Habiles. Yan, mga nakikita natin. Sige, ikaw na, Beverly. Aba, syempre, hindi ko palalagpasin ang pagkakataon. Happy 23rd Sabbath Anniversary, Marie. Peniman dyan. Meron naman mga delivery services kahit magkakalayo tayo. Bukod kay Marie, syempre, binabati ko rin ang happy birthday yung aking pamangkin na si Gabe Sison ng Beaumont, California. At happy birthday din kay Sista Le Ronquillo ng San Diego, California. At syempre, shoutout din kay Tita Josie Abiar Sevilla ng Fremont, California. Yan, Marie, ang ating celebrant. Oo, ayun. Salamat sa Diyos. At syempre, salamat sa Diyos sa lahat ng bumati. At binabati rin natin ang lahat ng mga September celebrants at yung mga nakasali, ano, nakasama nitong last mass baptism naman natin. Salamat sa Diyos. Welcome to the fold. At binabati rin natin, Bebs and Noel, ang ating mga masugid na mga taga-subaybay dito sa Texas. Andyan si Paul Sales at si Maria Edralin at syempre si Nanay Presi at ang Liscano couple at ang marami pa nating mga taga-subaybay palagi na yan nandyan sa lahat ng ating mga social media accounts. Go ahead. Ayun, at nga sabi ni Beverly, di ba, maraming paraan para makarating. Pero ganun pa man, ano, alam ko galing dyan sa US, pumunta dito sa Canada, yung binabalita kanina ni Anna, yung si Typhoon Fiona. At marami rin ang naging malaki rin ang naging damages dito sa may part ng Eastern Canada, ano, sa may particularly dun sa Newfoundland and Labrador. Kaya sa balita nga ni Ana kanina, wala naman naging casualties ano, so far. At sana nga ay wala naman din. Ganun din syempre yung ating panalangin din na sa mga kababayan natin. Lalo na ano, ngayon nananalasa din kasi yung bagyong Karding, di ba, sa Pilipinas. Medyo malakas din. Kaya syempre ang dalangin natin na sana ay ligtas din ang lahat ng ating mga kababayan. Lalo na dun sa mga lugar na talagang dadaanan ng bagyo. Ayun, Beverly. Oo, very weird nga ang ano, no, talagang mga pangyayari ngayon. Kasi nung dati, naalala ko nung bata ako, parang signal number 3 lang yung sa Pilipinas. Eh, no? Hindi tayo nakakarinig ng mga signal number 4. Pero ngayon, di ba, umaabot na ng signal number 5 yung lakas ng bagyo. At ganun nga yung sa Pilipinas, ano, kasama tayo sa pagdaing sa Diyos na maingatan yung ating mga kababayan. At ganun din dyan sa Canada, no, Noel and Marie, na sana maiayos natin. Alam ko yung isa nawawala yung ano yung babae, no, sana makita na rin siya at sana ligtas siya. Marie?
Oo, kasi nabanggit nyo na nga dati, signal number 3 ngayon, ang dami na, sunod-sunod yung mga super typhoon, super storm, etc., etc. At kasi siguro, no, dahil nagbago na rin tayo, welcome na tayo sa fall season ng September 22. Pero kahit na ganun, doon naman tumaas ng triple digits sa Fahrenheit yung ating temperatura dito sa Texas, o kung sa sentigrado naman ay nasa 35 pataas. Eh hindi dapat ganyan ang fall season na temperature, di ba, Bev and Noel? Dapat mas mababa siya. Kaya marami na talagang iba't ibang mga weather phenomenon tayong na-experience. Kaya ang paghahanda pag dumarating ang mga ganitong pagkakataon, no, mga ganitong panahon, katulad dyan sa Storm Alley din o Storm State, yung Florida. Ngayon, nakaantabay naman sila para doon naman sa Storm Ian, ano? Tropical Storm Ian. Pagkatapos ngayon na nalasa, ang dami ding dinaanan yung Fiona, no? At dyan naman sa Pilipinas. Kaya ang ating patuloy na panalangin para sa ating mga kababayan, sa ating mga kasambahay, na sana maingatan sila dito sa mga ganitong kalamidad. Noel, ano bang balita dyan? Wala ba? At saka Bevs, no? Dito sa atin, ang talagang ang virus, wala na masyado, no? Wala na masyadong balita, pero andyan pa rin siya. Andyan pa rin, at marami pa rin tayong mga, kahit sa mga kakilala natin, ano, na mga tinatamaan pa rin ng COVID-19, ano, na hindi rin ganun ka-severe. Siguro isa na rin sa mga nakatulong din dyan yung bakuna, ano, na tinitinan natin. May mga booster pa rin na ipinakampanya pa rin ng pamahalaan na sana ay yung mga mamamayan magpa-booster shot. At yun nga, kanina rin sa balita din natin na yung itatapo na yun, ano, na na-expired na mga doses ng bakuna dyan sa Switzerland, napakalaking halaga. Ibigay mo umabot ng 16 point something billion pesos. Napakarami ng pamilya, ano, na mapapaginhawa nun kung yun ay siyempre ma-convert sa mga pagkain, pangangailangan. At napakaraming bansa ang nangailangan din kasi ng bakuna, lalo na nung kasagsagan din talaga ng COVID. Pero yun pala, meron pala sa mga stock na gano'n na may expired lang. Ayun, samantala, siguro makibalita na rin tayo, no, sa kasama natin sa Pilipinas na pag-uusapan din natin yung weather. At nandiyan na si Gladys. Hello sa iyo, Gladys. Good morning, good morning. Kamusta ba dyan? Ano ang ating mga aabangang humahataw na mga balita ninyo? Yes, mayong buntag, Noel, Beverly at Marie. Pero bago ang lahat, ay syempre di magpapahuli ang Hataw Balita Pilipinas sa pagbati kay Marie ng Happy Happy Sabbath Anniversary. Baka naman umabot dito sa Pinas ang iyong patreat. Anyways, Noel, kabilang nga sa mga ating inaantabayanan ngayong umaga ay ang update nga nitong super bagyong Carding. At ayon naman sa PAGASA, kaninang alas 2 ng madaling araw ay patuloy nga itong humina. Ganun pa man, may ilang lugar pa rin dito sa Luzon in particular na isinailalim na nga sa signal number 4. At nabanggit nyo nga kanina ang patungkol sa vaccination. Ang Department of Health ay nagkansila o kinansila na muna nila ngayong araw ang Pinas Lakas Special Vaccination sa mga lugar na apektado nitong bagyong Carding. Meanwhile, inaprubahan naman ni Pangulong Marcos ang suspensyon ng klase at trabaho ngayong araw sa mga pampublikong paaralan and government offices sa mga lugar sa Luzon na talagang apektado nitong bagyong Carding. At ibinigay na niya sa mga private naman, sa mga pribadong kumpanya, opisina at paaralan ang pagpapasya sa pagkansila ng klase at trabaho. At yung mga government offices natin, Noel, na ang kanilang main function ay ang pagde-deliver ng basic health services at pagtugon sa kalamidad at iba pang esensyal na serbisyo ay naka-standby sila. Kumbaga, Noel, hindi sila kasama doon sa mga opisina na walang pasok. Tapos, wala ring number coding na ipinatutupad ngayon sa Metro Manila to give way naman sa mga iba't ibang sangay ng pamahalaan at mga grupo na makapaghatid pa rin ng tulong sa mga iba't ibang lugar dito sa Luzon na apektado ng bagyong Carding. Talagang nasa Luzon area ang
lubos na naaapektuhan itong bagyong Karding Noel dito sa aming lugar, in particular sa Cebu, bagaman hindi nga isinailalim sa signal number 1 ang bahagi ng Cebu. Nakakaranas lamang kami ng mga makulimlim na kalangitan at ilang mga pag-ulan, nagkaroon ng voluntary cancellation ang ating mga pantalan at ganun din sa iba't iba, ganun din sa mga paliparan ang mga flights Cebu Manila and Manila Cebu para na rin sa safety ng ating mga kasangbahay, Noel. Ayan, at siyempre para sa ating mga kababayan din, ano, marami silang mga abangang mga detalye pa at mga anunsyo din. At mamaya sa Hataw Balita Pilipinas, ayan, sana makapagantabay din yung ating pang mga kababayan din. Lalo na kahit dito kasi sa abroad, nakatutok din kami sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Lalo na siyempre meron tayo mga mahal sa buhay dyan, mga kaibigan, titingnan natin. At siyempre yung ating mga pagdalangin din sa Diyos na sana lahat ay maging ligtas naman. At nakikita rin natin ang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ganon din yung mga local governments din na tumutugon agad dun sa mga pangangailangan. At nagbibigay din ano, ng mga advance update para mas makapaghanda rin yung mga mamamayan dyan sa mga apektadong lugar particular. Ayun na, Beverly. Oo, tsaka maganda nga ngayon ano, mga kasama, dahil noon, di ba, parang papasok ka muna bago mo malaman, canceled pala yung mga klase, no? Basang-basa ka na. Pero ngayon, salamat sa Diyos at yung mga advancement ng technology na gagamit natin ngayon para sa safety ng lahat. At ngayon pa lang, di ba, nakakapag-announce na, no? Wala nang pasok, hindi mo na kailangan mabasa, di ba? Kaya sana nga kasama rin kami sa panalangin na maingatan kayong lahat dyan, Gladys, at ang ating mga kapatid, lalo na sa mga nasalanta ng bagay. Ano, at sana wag na humina pa, tumuloy-tuloy na ng paghina, dahil 'di ba ang ano natin, ang forecast natin ay super typhoon siya, at ngayon ay hindi na siya nasa super typhoon category kundi sa cyclone na lang, 'di ba? Kaya sana maingatan kayong lahat diyan. Marie? Oo, Gladys, may kasunod na ba dito, kasi pag mga ganitong season ano, sunod-sunod ang mga bagyo. Meron na bang nakaabang bukod kay Karding, o okay pa naman ba? Sa ngayon, Marie, wala pa namang ibang binabanggit ang pag-asa na may kasunod na bagyo agad itong Karding. Ganun pa man, kabilang sa mga weather system na nakakaapekto ngayon dito sa ating bansa ay ito namang southwest monsoon. Yan ang ilan sa mga weather system na patuloy na nagdadala ng malakas na hangin at pag-ulan dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At gaya na nga ng patuloy na paalala ng pag-asa sa ating mga kasangbahay, ay iba yung pag-iingat, at syempre anumang anunsyo na ibababa ng kani-kanilang mga lokal na pamahalaan ay agad nilang kumbaga sundin anuman ang ibababa. Syempre ito ay para sa kaligtasan ng ating lahat. Marie? Sige, Gladys, nakaantabay kami at kami makikiabang sa inyong mga humahataw na mga balita. Salamat, Gladys, at sa ating mga correspondents mula naman sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari niyo na po itong balikan sa aming mga social media accounts. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of 1 John chapter 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Amen. At salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng September 26, 2022. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula naman rito sa Texas, USA, ako si Marie Peñaranda.
Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula rito sa Tinaguriang Healthcare and Biotechnology Development Center, dito syempre sa San Diego, California, USA, ako naman si Beverly Saison. At mula naman sa Toronto, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.